Matantaba mo. Parang artista ka na, masyado ka pang umaartista. Parang labas mo agad lahat ng galit, di ba? Ayoko ng sobrang attention. Sige, kung gusto mong mag-sexy, yung pinaka-awkward proposal. Hi, I'm Michelle with Gia, and you're watching Gtalk. Will you marry me? The essence of a man is to take care of the woman he loves. Mahunong ako magpa-cute. I have the perfect marriage to follow. There is law of attraction. Sir Gary, there's a show called Gtalk and they... Yep! Shout out to Gtalk. Our guest for today started her career on the Philippine TV series Ang TV and Okidoki Doc. She is also a member of the all-girl group Viva Hot Babes. She is also known for her role as Carla in the drama series Ana Karenina, which ran from 1996 to 2002. She finished business administration at the International Academy of Management and Economics. Please welcome the beautiful Katya Santos. Woo! Hi! Good morning and good evening. How to be you, ganun yun. Ano lang, effort, nagkailangan lang ano talaga. May interview eh, pero kung makikita niyo lang ako on the normal days, oh my gosh, I'm so lost. Pagka homemaker, so parang you have a lot of things to do, hindi mo na talaga naasikaso yung sarili mo, talagang wala na, talagang lost ang peg. We would like to get to know a different side of you, so let's play Gtalk's 2-minute alphabet fast talk. A, assumptions about you. Arte. B, what's on your bucket list? Going to India. C, a childhood nickname you didn't like. Ano, Bochog. D, a dream that came true. I'm a mother now, so it came true. E, most embarrassing moment on stage. Nung kumanta ako, kaduet ko si Mr. Rico J. Puno. Tapos nasintonado ako, oh my gosh. Kahiya. Kasi sabi ako, hindi ako marunong, hindi naman ako singer eh. Pero pinilit nila, but okay, sige. F, most unusual fan request. Picture of my toes. G, what to do if ghosted? Dead ma, bala, wala. H, most memorable kindergarten or elementary experience? When I performed Conga when I was in grade 3 kasi ako yung nasa gitna. I wouldn't be caught dead wearing G-string. J, how to deal with jealousy? Boxing. K, go to karaoke song. I think I'm in love. L, most beautiful local celebrity. Hirap niya na, but Julia Barreto. A celebrity you are mistaken for. Sunshine Dizon. N, the nicest thing you have ever done for someone. Look for a missing person. Oh, childhood obsession. Slippers. Yung banig talaga ha, yung banig. Yung nabibili sa palengke. Ewan ko. But yeah. P, a questionable proposal you rejected. There's this guy, well, matanda na siya. So, nag-propose. Well, hindi naman siya proposal. Parang may pagka-indecent proposal siya, no? Parang gusto niya, he'll get a room. Pero ang wala siyang i-request or anything. But she just wanted me to wear something red. Tapos, may piano. Parang may fantasy siya sa mind niya. Pero, babayaran niya ako. Parang ganun. Parang it's an act. Parang ganun. Pero parang ang weird. Bakit ako sasama sa'yo sa isang kwarto na ganun yung, diba, gagawin ko? Q, a question you often ask yourself in the mirror. Mali ba ako? Or, ba't ang taba mo? Or, tell us something random about yourself. I love to eat cool french fries. Yes, what shoe style are you? Stiletto. T, something you missed out on in your teenage years. Going out with friends. You, the most unusual gift you ever received. Hard drive. Hindi mo na ako mahilig sa computer. V, what does your vanity car plate say? Simply Katya. W, make a wish. I wish to have a movie in Netflix. X, ano ang X factor mo? X factor? Boobs! De, joke lang. They like me because I'm curvy. Why? If you could turn back time, you would? Really? Study hard. Z, a 30-day comfort zone challenge. Okay, no cleaning for 30 days. Cleaning of what? The of room? The house. OC ako eh. So, challenge yung ikakamatay ko yun, promise. Pero sige. Grabe! Hindi ko talaga kaya. Maano ako sa, in a day lang, parang nasa isip ko siya, so kailangan maayos lahat. Ano ang gusto mong linisin sa buong bahay mo?
The whole house. Bathroom, dining. Ikaw talaga? Ikaw talaga? As in, wala kang ibang katulong? Meron. Pero ang ibig ko lang sabihin, hindi siya, ayokong maglook. Parang na-stress ako. So, kailangan, everything is in order. Everything is organized. Okay. May mga staff na rin ako medyo ginive up kasi nga nagkakasakit nga ako because of sobrang cozy. So, parang sinabi na parang, you just have to let go sometimes. Talagang hindi talaga nangyayari minsan. Especially, I have a daughter. So, of course, nagugulo yung salan, may mga konting kalat, but every single day talaga, kailangan i-put back the ganyan, you throw the trash, ganyan, ganyan. So, kasi I have three dogs also. They have a pee pad, but of course, sometimes, talaga, nasasakot. Ayoko nang may smell na may aso sa bahay. So, as much as possible, talaga, I clean every day. Germophobe ka ba? Hindi, no, I'm not. My mom kasi is OC also eh. So kaming magkakapatid lahat ng mga babae, si kami lahat. So kung paano kami sa bahay, pag pumunta ka sa bahay namin, maayos talaga lahat yan. As in, malinis. So siguro naman or napag, I don't think kung namamana siya, no, but I think yun na yung kinalakihan mo. That's why na-adapt ko na yung ganong habit. Kanyari, mag-rest lang ako sa kama. I cannot rest nang magulo yung bed. Kailangan mo parang, yung tinlansya yung kama. Kailangan mo talaga mag 30-day comfort zone sa challenge. Yes. So, minsan medyo na-stress ka, no? Oo, na-stress ako. Ewan ko, parang nanghirapan ako kumpinga, alam mo yun. Parang magpa-panic attacks ako pagka magulo yung bahay. How to deal with jealousy? Sabi mo, boxing. Doon mo na lang ba, kasi awayin mo ba yung tao? I mean, right now, with my age, parang, we're only human, of course. At some point, talagang magsiselos ka minsan. So, ako ganun na lang, kasi I work out naman most of the time. So, pagka nakaramdam ako ng ganun, magkaan na lang ako. Boxing lang, doon na lang, para malalabas mo agad lahat ng galit, di ba? The nicest thing you've done, paano nyo nahanap yung person na yun? So, meron kami kasing friend. She was lost in a different country. We just found out because parang itinawag lang sa amin na parang, ganito yung nangyayari. Sorry, I cannot disclose the name. So, namin pumunta doon to look for her. And yun na, nagpa-plano na kami. Sige, tira, bilhin tayong ticket and everything. We're trying to message her kung sasagot siya sa phone. Pero, piling namin siya makakasagot. And then, kaya everyday within staff, talagang nagtanong kami saan kaya siya dinala, saan lugar. Basta, to cut the long story short, nakapag-singit siya ng message dahil pinagbigyan siya. And then, natawagan ko siya. So, natawagan ko siya, parang sobrang bilis lang. Ang sinabi lang niya, you need to send me money para makauwi ako. Yun, nagpadala kami lahat para makauwi namin siya. And after one day or two days, nag-message na siya sa amin na makauwi. And she's really, really, really a good friend. Like, a really close friend. That's yeah. Really nice of you. Diba? Parang lang ka namang alam dun sa ibang country na yon, paano yung rules nila and everything. So, you don't know where to start. Wait na lang din talaga si Lord. Sa amin, sa kanya, especially, na may mga mababait pa rin na ibang nationality na naawa. Sabuti na hiram siya ng phone. So, you call your friend, send you money para makauwi ka na. Okay. That kind of restores your faith in humanity na may mga mababait na tao pa sa mundo na iwan. Yung sabi mo, childhood obsession mo, chinelas na banig. Kasi dati, nung bata ako, clingy ako sa mom ko. So gusto ko everyday, pagka pupunta siya sa market, lagi ako sumasama. Basta ang deal namin, bibilan niya ako ng slippers. Mahilig kasi ako sa slippers, sa shoes. Di ba uso yung dati? Parang native siya, na sobrang flat lang niya. Hindi ko alam kung meron pang ganun eh. Pero parang native one na parang may isang strap lang na ribbon na ganun. Tapos balig lang siya. Tapos masarap siya sa paa, diba? So, basta ganun yung deal namin. Yun, or basta bibilan ako ng kahit na anong slippers ng mami ko na makikita ko doon sa market. Kasi diba, that time, magkaano lang naman yung mga ganun. So, parang yun lang yung basta bilan mo ng slippers. Time lang, talagang parang obsession ko lang yung mga ganun. Slippers, bakya, diba? Yung parang yung nails, diba pag bato, gusto mo yung parang may konting heels. Katya, pag tumingin ka sa Instagram mo, ang nakikita mo, beach, anak mo, kain, luto, parang, like you say, it's simply Katya. Simple yes, life. Yes, very much. I was never a showbiz type of person. Even if I started very young. Thankful na rin ako na all these years,
hindi siya pumasok sa utak ko masyado para maging... Kasi it's different eh, when you say you're in show business. It's different when you're, I'm an actress but I'm not a showbiz person. I'm an actress. That's my profession. But hindi ako ma-showbiz na tao. So as much as possible, ayoko na nakatutok sa akin yung limelight. Ayoko nung, alam mo yun, all eyes on me. Parang, I'm just gonna be here. Ayoko ng sobrang attention. And then also, hindi rin ako kasi mahilig sa social media. So, kung makikita nyo, nagpo-post ako but not talaga everyday may post. Alam mo yun, kailangan makapag-post ako. Kailangan meron akong dinandito ako. I mean, you know, that's why nga, I have a YouTube channel pero pinapatanggal ko na nga kasi parang I just realized na parang, okay, it's not something I really want to do in my life. I cannot make time for it because my heart isn't there. I mean, I love to cook, but the thought of being in YouTube and waiting for you guys to view it and parang kailangan ni mama na ako para magkapera, I cannot do that. Sa akin kasi, I believe in, of course, that's hard work, syempre. Iba din, mahirap din siya talaga gawin, ha? It's such a task pag YouTube ka. It's just that siguro talagang hindi lang siya talaga yung gusto ko. Parang sa akin, I believe in parang pag nag-hard work ako na physical na munta ako dito, I know I'm expecting something after, diba? Than here, takes time. It's investment, diba? Investment siya talaga ng time. Hintay ka, mag-review, hanggang sa sumikat. So parang wala akong alam dyan and I'd rather sa iba na lang yung invest ko ng oras na na-enjoy ko yung ginagawa ko. Let's say, siguro, if I love to cook, I'll make home-cooked meals, magbibenta ko. Kahit makakapagod yun, kahit maliit yung kita, pero it's rewarding for me. That's for me, diba? Sobra kang busy, diba? When did you have time to finish school? You finished business? Yeah. Sabay naman siya. Simula nung high school, usually, alam nila nag-aaral kami. So, Saturday, so, kung merong mga weekday, yung mom ko kasi very, ano siya, yung chain strict ng mom when it comes to school. Kaya kanyari, pagigisingin niya ako the next day, tapos alam niya, medyo na-late lang ako ng konting tulog dahil nanggaling ako stating. So, nagigisingin niya ako, tapos parang nahihirapan ako gumising. Ano, pasok ka? Kaya pumasok? Tanya ka na lang. Kasi hindi niya ako papapasukin. Hindi siya strict sa school. Strict siya dun sa thought nung lapas-lapas. Ayaw niya yung gano'n. Ayaw niya nung pupunta sa ganito. Doon, yun yung mahirap. Pero pagdating sa ganyan, parang hindi sila masyado naging na kailangan maging magna kung lagi. Wala naman silang gano'n sa amin. Basta mag-aral ka lang ng mabuti, tapusin mo yung school mo, that's enough. Nice, walang like pressure sa iyo sa sarili. Wala. That's why nung nag-college ako. Pag college naman very ano na eh, ma-adjust mo na yung time eh, 'di ba? So madali na lang siya talaga eh. Plus yung school na pinasukan ko, kaya din doon ako pumasok kasi meron silang tutorials na mga class for actors talaga. Madami talagang nag-aaral yun ng mga ibang artista. Kasi nga, para if you cannot go to the class, meron lang silang ibibigay na module sa'yo. Tapusin mo lang and then you just pass it at the end of the SEM. Tapos it's trimester. So, na-full load ako palagi. And then aside from the full load, kinukuha ko na yung mga ibang subject na madali na by modules na lang. So, mabilis ko natapos. Parang 3 years natapos ko yung college. Kasi alam ko yung schedule ng artista talagang, you know, hindi mo alam eh. Tapos, nakatapos ka ng college. Okay. Kaya, ang galing. Yung naman yung deal ng parents ko. Eh. Parang, it's okay to work, but just at least graduate. After that, pinayagan na ako ng dad ko. Well, sige, kung gusto mong mag-sexy, yan yung offer sa'yo, then that's your decision. Kasi, tapos ka na mag-aral eh. Bahala ka na. Okay, sinabi mo kasi na hindi ka showbiz. Meron kang, parang this friendship nyo sa Viva Hot Babes. Uh-huh. Ano yung maintain yung friendship ninyo? Kasi over what, 20 years na ba kayong friends? Or longer pa? Oo, parang ganun na. More than a day. More than. Kasi 19 ako nag-Hot Babes eh. O yung iba doon, mas bata pa sa akin. 2001 kami ni-launch. Well, hindi naman kasi din masya-showbiz yung mga tao na yun. Mga cowboy din sila. Mga simple lang din sa tao. Meron kasing mga artista na parang, alam mo yun, masyadong, paano ba? Yung parang artista ka na, masyado ka pa mga artista. Yung mga ganon. Yes, it's work for me. Pero, it's been my dream din naman. So hanggang ngayon, I still dream of something. Like, I still want something for my career, a breakthrough. Kung mangyari man yon, I know that whatever happens, hindi pa rin ako magiging ma-showbiz na. Meron kasi yung iba yung parang magbabayad pa talaga para magpa-write up, magbabayad pa talaga para
Yan, gano'n. Like, sa social media. May mga gano'n. Yun yung ibig sabihin na parang masyadong ma-showbiz. Sa akin, trabaho lang, tapos alis na ako. Parang gano'n. Parang gano'n lang siya. Na natin masyadong ano pa. So, mostly, naman din ng mga nagiging ka-close ko ng mga friends in showbiz. Parehas din ng thinking ko, ng mindset. Hindi rin sila hindi masyo-showbiz na tao. Alam mo, papapansin or what. Madami kasing gano'n. Ang hirap pag kasama mo sila para okay. Yeah. Ang galing nga eh. I mean, your friendship is really something. Parang goals nga eh. Maraming salamat, Katya, for playing the game and for being on Gtalk. Thank you. It was so much fun, but you know, we have to wrap up. Thank you, Michelle, and thank you, Gia, for inviting me. Thank you so much. And leave you with this quote by August Rodin: the more simple we are, the more complete we become. Thanks for watching.